Ito po ang Alagad TV. So patuloy niyo po sana kaming suportahan at patuloy niyo po i-click ang subscriber button dito lang po sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. Good morning and magandang tanghali and good evening po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayon. So pag-uusapan po natin ang pagkasawi ni Kobe Bryant sa pag-crash ng kanyang helicopter at ang kasama niya sa helicopter na nasawi ay nasa siyam na katao. So kabilang na po dyan ang kanyang anak na si Gian Bryant. So kung atin po matatandaan ay si Kobe Bryant ay nag-donate sa ating bansa dito sa Pilipinas sa Yolanda victim ng $150,000. Ang unang pagbisita ni Kobe Bryant dito sa Pilipinas ay noong 1998. At nangyari ang Yolanda victim dito sa Pilipinas ay noong taong 2013. So ang huling pagbisita ni Kobe Bryant dito sa Pilipinas ay noong 2016. So sinabi pa nga niya noon, "I love there, Manila. And then I love Lumpia." So talagang mahal na mahal niya ang mga Pilipino. Kaya naman marami sa atin talaga mga Pilipino ay humahanga dito kay Kobe Bryant. At di pong alamin ang mga kasama ni Kobe Bryant sa helicopter na nag-crash. Ito lang huling araw. Kobe Bryant, Gianna Bryant, John Altobelli, Kerry Altobelli, Aliza Altobelli, Ara Sobayan, Christina Mauser, Sarah Chester, Peyton Chester. Sila po ang mga lulan ng helicopter na nag-crash nito lang huling araw sa helicopter ni Kobe Bryant. Si Gian Bryant ay anak ni Kobe Bryant. Siya po ay may 13 taong gulang pa lamang. At siya din ay a player ng isang basketball team. Christina Mauser. Si Christina Mauser ay isa sa basketball coaches ng mga anak ni Kobe Bryant. Family Altobelli. John Altobelli, baseball coach ng Orange Coast College sa Costa Mesa, California. At ang asawa niya na si Kerry Altobelli. At ang kanyang anak na si Alisa Altobelli. Si Alisa Altobelli ay ka-team ng anak ni Kobe Bryant na si Diana Bryant. At ang mag-ina na si Sarah Chester. At ang kanyang anak na si Peyton Chester. Sarah Chester, principal ng Harbor Elementary School. Peyton Chester ay basketball team naman ng anak ni Kobe Bryant. And ang longtime pilot ni Kobe Bryant na si Ara Sobayan na kanyang minamaneho ang Sikorsky S-76 helicopter na nag-crash naman sa Calabasas. Ang helicopter ay nagawa noong 1991 at nabili naman ito ni Kobe Bryant sa isang negosyante. Sabi ng ibang otoridad ay 6 na beses na paikot-ikot ito sa ere bago ito bumaksak sapagka malakas ang weather foggy doon sa kanilang destinasyon. At sa lahat ng mga naulila ng mga pamilya na nasawi lulan ng Sikorsky S-76 helicopter ni Kobe Bryant at sa pamilya naman ni Kobe Bryant, ang Alagad TV ay nakikiramay po sa inyo, naghahatid sa inyo ng condolence at sa lahat ng fans ni Kobe Bryant. Isa na ako doon ay talagang nakakalungkot ang nangyari, ngunit kailangan tanggapin sapagkat hindi natin hawak ang mga oras at ang magaganap sa araw-araw. Kaya patuloy tayo magpasalamat sa Panginoon Diyos at humingi ng tulong at gabayan tayo. Anyway, maraming salamat po sa lahat na kinig at nanood ngayon. Konting kaalaman lang mga kaalagad. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel namin, please subscribe my channel at marami pa kaming video na i-upload. Salamat! Bye-bye!